Tim Bog, ang dalawang magkapatid sa ikanasang drug bypass operation ng Station Drug Enforcement Unit sa DMC Extension Barangay Santa Ana, Taguig City. Kinilala ni Police Lieutenant Dennis Frivaldo, hepe ng SDEU, ang mga subject person na sina Johnny Pagkalinawan, 49 anyos, at ang kapatid nito na si Mario Pagkalinawan, 47 anyos, pao mga residente sa nasabing barangay. Ayon sa pulisya, nahuli ang mga suspek matapos silang magbenta ng isang pakete ng pinaghihinalaang shabu sa isang police washer buyer na nagkakalaga ng 500 piso na ginamit bilang bypass money. Na-recover sa dalawa ang 7 heat-sealed transparent plastic sachet ng hinihinalang shabu kasama ang drug bypass item na tumitimbang ng 14 grams at may standard drug price na 95,000 pesos. Samantala, naharap ang mga subject person sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Arestado ang isang lalaki ng mahulihan umano ng marijuana sa isinagawang upland galugad sa Makiling Street, Palar, Barangay Pinagsama, Taguig City. Isinagawa ang nasabing operasyon sa panguna ni Police Lieutenant Nolan Navarro sa supervision ni Police Major Cherilyn Agtarap, bagong station commander ng Substation 3. Aabot sa 13 plastic sachet ng hininalang tuyong dahon ng marijuana at drug paraphernalia ang nakuha sa suspek. Maharap sa kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act ang suspek. Kaugnay ng pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga, naging matagumpay ang ikinasang bypass operation ng Station Drug Enforcement Unit sa Pateros sa pamumuno ni Police Lieutenant Napoleon Tongko bandang alas 10:55 na umaga sa Captain Musni Street, Barangay Santa Ana, Pateros. Ang suspetsado ay kinilalang si Eric Siranilla Santiago alias Tato, 50 taong gulang, may asawa, walang trabaho at naninirahan sa nasabing barangay. Batay sa sinagawang operasyon, ang suspetsado ay kaagad na inaresto matapos magpalitan ng isang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu mula sa nasabing suspek at bypass money mula sa pusher buyer. Sa ginawang pagsisiyasat sa katawan ni alias Tato, nakuha sa kanya ang karagdagang 3 pirasong heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu at bypass money sa halagang 200 piso. Ang pagmarka at pag-imbitaryo ng mga nakumpiskang item o ebidensya ay isinagawa at nasaksiyan ng barangay kagawad at kinatawan ng media. Ang suspetsado ay nasa pangalaga na ng himpila ng pulisya ng Pateros para sa kaukulang disposisyon. Sir, nabili mo, sir. Sige, ano mo? Sarap mo, sir. Ano yun ha, yung pagka-littering ng ano na rin. Labag sa ano yun, barangay ordinance yun. Ito sir. Boy! Ano meron pa ba? Ano ba sana kita? Anong tawag mo ano? Anong pangalan niya? Anong pangalan mo nga pala? Kompleto. Eric Santiago po. Eric Santiago. Siranillo. Siranilla. Ikaw Eric Santiago Siranilla. Ay naming nole kasalang illegal drugs. At ngayon, kaya mabasa na yung karapatan. Ito ay may karapatang manahimik at magsawalang tibo. Ano man ang iyong sabihin, maaaring gamitin laban o pabo sa iyo sa anumang hukuman sa Pilipinas. At ikaw rin magkarapatang bumili ng iyong sariling abogado. At kung ikaw walang kakayanan,
ang gobyerno magkakalab sa'yo ng isa. Naintindihan mo ba ang mga karapatan?